carbonara sauce. So for today's video, mag-spaghetti sana ako, kaya lang nag-request yung aking bisita. Shout out sa iyo, Arabella Tibay. This is for you. So yun, nag-request siya ng carbonara. So ito yung first time na magluluto ako ng white sauce kasi puro red sauce talaga kami. Paborito naming mag-anak yung red sauce. Ito yung first time na ako mismo yung magluluto ng white sauce. So samahan niyo ako kasi hindi ko rin alam kung anong magiging outcome nitong luto ko. So sana maging okay para magustuhan naman yung nag-request. Yon. So tara, umpisahan na natin. So para sa ingredients natin, nag-prepare ako ng bawang. So ito mga tatlong malalaki, pwede, depende sa iyo kung gaano kadami yung gagamitin mong bawang. Tapos ako gusto ko kasi yung maraming maraming sibuyas, pero yung white onion yung ginamit ko. Dalawang piraso lang to, siguro medyo malaki lang, medium size siya kaya medyo madami. Pero I like na madami siyang sibuyas. Tapos butter, tapos eto cheese. Isang buo. So dalawa siya, half-half. Tapos bacon. Tapos yung aking giniling, sinote ko na siya kanina kasi nagrelleno ako, sinabay ko na siya para tipid sa oras. Tapos eto sweet ham. Tapos yung button mushroom, bali kinat ko lang siya ng into 4. Tapos yung ebap, tapos yung carbonara sauce niya, tapos nasal cream. Sabi niya, mas masarap daw yung red. So, ito, all purpose na red. Mas masarap daw siya, kaya try ko. Tapos yun, yung noodles. So, put some oil sa ating pan. Painitin lang natin kasi ipa-fry muna natin yung ating bacon. Fry lang natin yung ating bacon. Bali dito sa natin, sa bacon natin, medyo i-brown lang natin siya. So ito na, medyo nagkaroon na ng konting texture. So pwede na natin siyang hanguin para dun naman yung ham naman natin. So again, medyo iaano lang natin siya. Para lang din magkaroon siya ng texture, kaya natin siya ipa-fry. But then again, option nyo din kung ipa-fry nyo siya or diretso nyo na siya isasama dun sa pag-isa, which is pwede naman din. I-drain ko lang yung, alisin ko lang yung oil niya para mapalitan lang natin ng butter. Para kahit papano, yung lasa din, nandyan pa din. Drain na natin kanina yung natirang mantika, tapos pinalitan natin ng butter. So hindi ko na siya hinugasan para kahit papaano nandiyan pa rin yung residue ng ating fin-fry kanina na ham at saka ng ating bacon. Ay ano muna, yung ating white onion. Ay, sorry. Ayan, pwede na natin ilagay uli yung ating garlic. So, ibalik na natin ulit yung ating ham. Sunod na natin yung ating bacon. Tapos, isunod na natin yung ating
yung giniling. So, sunod na natin yung ating mushroom. Oil niya, ilalagay na natin yung ating cream. Ating carbonara style sauce para magkaroon siya ng mas malasang ano matawag doon, mushroom. So yun na guys, antayin lang natin siya na kumulo, tapos isi-season natin siya with salt and pepper. Para may kick ng anghang. So, pag nagkulo na to, ilalagay na natin yung ating cheese, then we're done. Tapos, ihalo nyo na lang yung ano, yung sauce nyo, cook, depende dun sa packaging direction nyo. So, hindi ko na isasama yung pag-mix namin ng ano, sa video natin, yung pag-mix ko dun sa noodles nya. Yung pagluto na lang kasi, ano, basic lang naman yun, ihahalo mo lang siya, tapos then plating. Yung pagluto lang talaga ng sauce. Cheese. Bali, 1 box ng cheese yung gagamitin natin dito. Half-half. So, 1 box ng cheese. Tapos, stir lang natin ulit. Wait ulit na magkaroon ng mini bubbles. Tapos, okay na. Pwede na natin patayin yung apple. End na natin yung video na to since, tapos na tayong magluto ng ating creamy carbonara sauce.